bato at balon ngunit hindi pa rin nakakakuha ng tubig. Marahil ay wala sa tamang anggulo, kaya tumayo siya sa bakana ng balon. Pagkahulog ng bato, sinalo nito ang tubig, ngunit Dom ay kitlahat sa ilalim ng pantalon. Dahil gusto niyang kumuha ng tubig para panghugas ng buhok, paulit-ulit niyang ginawa ang aksyon. Kung hindi ito gumana sa araw, subukang muli sa gabi. Sa isang kisap mata, ilang buwan na ang lumipas, ngayon ay hindi ko na lamang nagagawang makabisado kung saan bumubulusok ang tubig, ngunit nakakapaglaro na rin ako ng maraming iba't ibang pose. Ang nakatayo, nanginginig ang iyong ulo, nakaupo, nakabaligtad, nakatayo sa isang binti, sumasayaw ay nakakapaghugas ng iyong buhok. Maaari pang kontrolin ang dami ng tubig na natilamsik, ngunit ang lakas ng braso ay tumataas din, ang 100 pound na bato ay madaling maiangat. Tapos isang araw naghilamos din siya ng buhok, pero nakalimutan niyang blonde ang wig niya, ngunit noong una ay sinabi kay Abet Tamdok, ang buhok ko ay kulay abo noong bata pa ako, kaya kinulayan ko ito ng itim. Pagkakita ng puting alikabok sa dingding, nakakuha siya ng ideya, ayon. Abet, nagugas na ako ng buhok. Iniisip ng binatang ito na walang alam ang Abet. Hindi naman mahirap makita, kumpara noong una siyang dumating, hindi katulad noong una ang bata. Kinuha ng Abet ang kanyang peluka, at hinayaan siyang pumunta kay Shaolin at siya mismo ang magtayo ng lahat ng kawayan. Sa pagkumpleto ay magtuturo sa kanya ng martial arts ng Shaolin. Dahil para matuto ng martial arts para mabawi ang hustisya para sa mga taga-Nayon, walang choice si Ban Tien kundi magsumikap. Sinubukan niyang magtayo ng bamboo shacks, paminsan-minsan ay sumilip sa iba na nagsasanay ng martial arts at snupang. Nang walang anumang kagamitan sa martial arts, gumamit siya ng mga lubad na kawayan. Tingnan araw-araw, magsanay araw-araw. Sa gabi kapag natutulog na ang lahat, nagpa-practice pa rin siya. Kahit umaagos ang dugo sa mga kamay niya, hindi siya sumuko. Kahit natutulog, lagi kong iniisip ang martial arts moves. Nang makakita ng ibang tao na nagsasanay ng lakas ng paa, agad siyang gumamit ng lubad na kawayan upang atali ang kanyang paa sa isang poste ng kawayan. Pagkatapos ay manood at magprakti ng sabay. Nang makita ang ibang mga tao na nag-e-ensayo sa pagsipa ng mga paa, agad nilang tinali ang dalawang kawayan sa kanilang mga paa, nagtrabaho at nagsanay ng sabay-sabay na pagsipa ng kanilang mga paa. Ang iba ay nagsasanay sa paghampas ng mga poste na gawa sa kahoy, siya ay naglalaro ng mga poste ng kawayan. Unti-unti, halos tapos na ang bamboo. Siya, sa totoo lang, hindi niya alam, unknowingly marami siyang natutunan sa Shaolin Martial Arts. Ang iba ay maaari lamang matuto ng isang uri ng martial arts sa 36 na silid. Siya ay tumingin sa lahat ng martial arts sa turn at natutunan ang lahat ng ito. Ngayon, sa wakas ay natapos na niya ang paggawa ng lahat ng bamboo shacks. 36 房的厨棚，你知不知道搭了多久啊？啊？哦，搭了一年多一点啊。为什么你搭厨棚要搭一年多啊？啊，主持，我没有偷懒啊，我竖着搭，我横着搭。我左也搭，我右也搭，我躺着搭，我趴着搭，我转身搭，我站起来又搭。Ngunit hiniling sa kanya ni Tam Duck na tanggalin ang lahat ng mga kubol na kawayan, pagkatapos ay maaari siyang bumaba ng bundok. Niloloko mo ba ako? Sabi ko pagkatapos mag-set up ng barong-barong, tuturuan kita ng martial arts. Ngayong naitayo na, gusto mong lansagin ko, at pilitin akong bumaba ng bundok. Kaya, tamad si Ban Tien, sinabing kailangan niyang matuto ng martial arts bago siya umalis. Walang pagpipilian si Tam Duck kundi kumilos laban sa Ban Tien. Ngunit anumang hakbang ang Ban Tien ay maaaring magpatuloy. Pagkatapos ng patuloy na paggalugad, natuklasan niya na natutunan ni Ban Tien ang lahat ng martial arts ng 36 na silid. Kaya lang, hindi niya alam, kaya pinilit niyang bumaba ng bundok. Sa katunayan, hindi nagtagal ay nakita ni Tam Duck ang ugat ng karunungan ni Ban Tien, ngunit dahil hindi siya isang alagad ni Shaolin, sinadya niyang gumamit siya ng yelo sa pagwiwisik ng tubig upang hugasan ang kanyang buhok. Magsanay ng mga pangunahing kasanayan, hayaan siyang matuto ng martial arts ng 36 na silid. Dahil sa pagkadismaya, bumalik si Ban Tien sa Nayon at natuklasan na ang lahat sa Nayon ay itinaboy ng may-ari ng ward na nagtitina. At gayunpaman, may mga taong nabugbog hanggang sa paralisis. Nang makitang bumalik si Ban Tien, tuwang-tuwa silang lahat, tinanong siya kung anong martial arts ang natutunan niya. Wala daw siyang natutunan, matapos marinig ito, hindi siya natuwa, at nagsimula siyang kutsain. Galit na hiniblat ni Ban Tien ang kanyang kamiseta, itinapon ito ng ilang metro ang layo, pagkatapos ay tumalikod upang umalis. Kung hindi siya marunong mag-martial arts, paano niya itatapon ang mga tao sa malayo? Kaya bakit hindi siya umamin, kaya nagpa siya ang lahat na subukan siya. Magaling niyang binugbog ang mga kapitbahay para sumigaw. Sa puntong ito, naniniwala siyang natuto siya ng martial arts. Kaya sa susunod, kailangan nating hanapin ang masamang amo, ang matuwid na burol. Noong una siyang dumating ay hinarang siya ng katulong ng may-ari, hindi niya alam, hindi na katulad ng dati si Ban Tien.
Tinalo ni Bantian ang mga tagapaglingkod sa lupa, at saka ginamit ang kanyang pamamaraan sa paggawa ng barong-barong upang atali ang alipin na parang baboy. Pagkatapos ay hinubad ang kanyang kamiseta, nakita na lamang niyang may bit-bit siyang sandakot na Pais Inc. kawayan at sinabing, "Simula ngayon, kunin mo ang perang ibinawas mo sa mga manggagawa at ibalik sa lahat." Ang mga katulong, na may hawak na mga kahoy na patpat, ay umakyat upang palibutan si Bantian. Ngunit si Bantian ay hindi man lang nag-abalang tingnan sila, tinali sila na parang kawayan. Nang makita ito ng foreman ay agad na tumakbo palayo, hinahanap ang amo. Kamukha niya si Aubay, no wonder he's so evil. Pagkatapos ay dinala sila ni Bantian sa isang ginagawang bahay. Isang grupo ng mga tao na may hawak na upuan, hinabol, nakita lamang sila ni Bantian na sinisipa sila ng buhangin. Nang makita ito, umupo si Aubay at nagsimulang, "Umatake, maaari bang sabihin sa akin kung ano ang sandata ng upuan na ito?" Ang mga binti ng upuan ay iba-iba, ngunit sa tabi nito ay ang lahat ng mga kawayan na kubo, at ang Bantian ay parang isda sa tubig. Sinamantala niya ang sitwasyon na ang upuan ay naipit sa bamboo shack, pagkatapos ay umupo na parang Buddha statue. Hindi sumunod si Aubay, nagpatuloy sa pag-atake, ngunit hindi makalaban kay Bantian. Itinali niya ang isang kamay sa likod at isinabit siya ng patiwari. Sa ilalim ay maraming matutulis na poste ng kawayan. Kailangan mong magbayad ng 10% ng sahod ng mga manggagawa. Ang pelikula ay nagtatapos, mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan, ang pagbabawas ng amo sa sahod ng mga manggagawa ay kung saan-saan. Ginamit ng mga sinaunang tao ang paniniil upang maangkin ang hustisya. Pero ngayon, hindi na ganoon. Kung makatagpo ka ng ganoong sitwasyon, pumunta ka sa kinauukulang departamento para i-report. Kung nagustuhan mo, i-click ang like at mag-iwan ng komento. See you next time!